Hoy ikaw! Sino crush mo, ha? Lahat tayo nagkaroon ng crush sa buhay natin. Di pwedeng hindi. Di ka tao pag wala ang crush, suntukin kita eh. Kasi sila yung nagbibigay sa atin ng mga kakaibang emosyon tulad ng saya, lungkot, takot, saya, kaba, libog. Kaya nakaagawa tayo ng mga bagay na imposible. May mga senaryo tulad ng kapag nahihirapan teacher mo sa gamit niya. Ma'am, itabi mo. Ako na. Siyempre, habang bitbit mo gamit ni ma'am, biglang may tutulog na punk music sa utak mo, tapos ang bibigat ng bawat hakbang mo. Tapos titignan ka pa ng buong classroom, dagdag pogey points kaya naman kay crush, pati kay teacher. Tapos sasabihin ng mga tropa mo, bida-bida na naman siya, oh. Eh, totoo naman eh. Huwag ka na magsinungaling, ginawa mo yun para magpasikat, di dahil gentleman ka. Pero milkshake, ginawa ko yun kasi tinuruan ako ng magulang ko ng tamang asal. Ay, sige na nga, good job. Sana marami pang taong katulad mo. Bida-bida ka talaga eh. Pero hindi yung sa crush mo sa classroom yung pag-uusapan natin. Dahil ang tinutukoy ko, yung mga crush nyo na nakikita nyo sa TV or sa internet, yung mga di pa nakatapak sa mundo natin, yung di nyo nahahawakan, dami siguro natitrigger sa inyo ngayon. Pero milkshake, totoo siya para sa shut the fuck! Ngayon, una sa listahan ng mga naging crush natin ay galing sa palabas na Transformers. Yeah, alam ko na, kilala nyo na kaagad to eh. Si Bumblebee! Nung bata pa tayo, yung iba sa atin gusto maglaro ng sasakyan. Pero yung lalaroin mo sasakyan na alien na robot, paputa ka, kaiba yun. Bilang bata as a child, hype na hype akong manood ng Transformers, lalo na sa sinihan kasama yung nanay ko. Enjoy na enjoy ako sa panonood. Habang yung nanay ko natutulog, sa palabas, inintroduce yung bida na si Sam. Tapos na-introduce siya, introduce siya kay Bumblebee nung bumili siya ng sasakyan. Pero nung pagpalit niya ng anyo, nung ginaya niya yung Camaro, oh yeah. Like every time na naglalandian yung bida, pati yung kabebe time niya, wala akong pakialam, bata pa lang ako nun eh. Ilipat niyo yung camera kay Bumblebee. Tapos pa nag-transform na siya. Fucking inangil. Next crush, at paniguradong crush niyo talaga to. Si Lola Bunny. Hindi siya tao, isa siyang kuneho. Pero bakit milkshake? Una, gusto mo robot, ngayon gusto mo hayo. Okay, una sa lahat, tumayumi ka muna. Pangalawa, hindi ko kasalanan na sobrang talented yung mga animator para gawing sexy yung mga karakter nila. Pangatlo, sinuggest din to sa comments at hindi ako nagsisisi. Kasi kahit nga sa panahon ngayon, kahit saan, pwede kang ma-attract eh. Like, ang dami nakamong gender. Homo-koji ka ba, pre? Sa palabas na Space Jam, na-introduce yung Junjun ko kay Lola Bunny. Doon sa may isang scene sa court, kasama si Michael Jordan, gusto niya daw sumali sa team. Like, huwag ka na mag-try out kasi pasok ka na eh. Meron siyang katawan na parang bote ng Royal. Tapos meron din siyang sexy na boses, kaya kahit tenga ni Bugs Bunny, busog na busog. Okay. Ngayon, next sa listahan natin ay si Ben 10. Pero hindi si Ben 10 mismo, yung isa sa mga alien niya. Si 4R. Hey, yo! What the fuck? Sabi na pre, bakla tong YouTuber. Okay, wait lang, parang binabawi ko na. Sinama ko lang siya kasi uso yung bicep ngayon eh. Imagine mo, 1, 2, 3, 4 na biceps, bro. Magtira ka naman ng babae. Okay, next natin sa listahan ay si Chell na galing sa movie ng Road to El Dorado. Si Chell, sa unang tingin, ikaw ay mapapa... Yeah! Sa movie na ginaganapan niya, may dalawang bida. Tapos yung isa sa mga bida, talagang pinagpala dahil nagkagusto sa kanya si Chell. Sobrang galing talaga yung pagkaka-animate dito kay Chell sa movie na to. Talagang... hindi ko din alam eh. Paano kaya nila na-animate yung katawan ni Chell? Isang kamay lang yung gamit. Next sa ating listahan ay ang mga goth girls. Sobrang dami nila, pero bibigyan ko kayo ng tatlo. Una sa listahan, si Mavis. Hindi ko alam kung paano ako na-attract sa kanya, pero nung una kong panood ng Hotel Transylvania, I'm in love. Di ba meron silang term doon, parang na in love ka, nag-zing daw. Okay, next sa listahan ay si Shigo, galing sa palabas na Kim Possible. Actually, di ako masyado nanonood dito dati, pero sinadjust to sa comments eh, wala akong magagawa. Kaya pinanood ko yung mga clips niya online at naintindihan ko na kung bakit ito naging crush. Si Shigo kasi ay isang villain, magnanakaw, manluloko, basta masamang tao. Alam naman natin yung mga masasamang tao, di ba, laging kinagagalitan, pero mukhang sa kanya pwede natin palagpasin. Like yung tipong handa kang gumawa ng masama tapos makulong ka para sa kanya. Like ubusin mo yung 10 taon mo sa kulungan para ma-headlock ka lang ng binti niya. Bro, lala mo naman. At ito na ang final sa mga goth girls. Si Marceline galing sa Adventure Time. Again, isa na namang vampira kumpara sa ibang characters dito sa palabas na to. Hindi ko sila masyado magustuhan eh. Like si Princess Bubblegum. Hindi ko siya magusto kasi malagkit siya eh. Bubblegum siya eh. Tapos itong...
chicks na pagong na to. Wala akong mahanap na iba. Ay, ito pala si ano, Flame Princess. Siguro looking back sa kabataan ko, sa sacrifice ko siguro yung labi ko dito. Kahit masunog, wala akong pakialam, hot naman siya. Literal. Pero kapag si Marceline, tulad ni Mavis, matagal silang tumanda. Kaya kahit mas matanda sila sa akin, magmumukha akong sugar daddy at wala akong problema dun. At ngayon, eto na ang mga honorable mentions kasama yung mga suggestion nyo na nakaraan dito sa post ko na to. Kasama dito si Nami, kasi daw langhap sarap. Ginawang burger ang post. Next, si Elsa from Frozen. Okay, mga tipo niya, cold person. Next, ikaw, dahil love na love kita at ang ganda ng videos mo. Okay. Teka, kikiligin muna ako. Salamat sa suporta. Pangalan mo, you're no Riz friend. Pero ginamitan mo na nga ako ng Riz eh. Palitan mo na yung pangalan mo. Next ay si Sandy, yung ka-friends with benefits ni SpongeBob. Maganda pala yung taste nyo eh. Si Patrick. Okay, never mind. Okay, sa akin honorable mention ko si Violet. Dun sa Incredibles, pati yung nanay niya. Ngayon, ang final sa listahan ay si Hetty. Tulad na sinabi ko sa nakaraang kong video, maganda yung katawan niya. Pero pagdating sa mukha, tarawi yan. Naging crush ko siya kasi ang galing niya sumayaw. Tapos isa pa siyang cheerleader. Siyempre sa buhay natin, kailangan natin ng taga-cheer. Dahil napakahirap ng buhay, kaya ang sarap lang sa feeling na may ibang tao din nagpapasaya sa'yo. Kaya mga Milkies, it's time din na sabihin ko na nahanap ko na yung cheerleader ko. Tapos ang swerte ko kasi kasama din siya sa kategory ng Goat Girls. Kaya pwede nyo sabihin, naka-jackpot si Milkshake. Kaya kayo din, maging patient lang, dadating din niyang sa inyo. Ang payo ko bilang kuya ninyong gatas na inalog. Milkshake, gatas na inalog. Okay, corny na. Sulitin nyo na ang childhood nyo habang maaga pa. Dahil mamimiss nyo din yan pagtanda nyo. Promise, miss ko na nga maglaro ng tumbang preso eh. Pero kahit bata pa kayo, hindi yan excuse para maging pabigat kaya maghugas ka na ng pinggan. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Milkshake ko out.